Si Sister Lolita Corsiga, magandang hapon po, Brad Emmanuel, at sa lahat po ng kapatid, maging sa lahat ng mga nanonood, puri at salamat sa ating banal at makapangyarihang Diyos na si Abay Hawa. Milyanok Mali, magandang hapon po sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa. Mapagpalang kayo ginig po sa lahat, papuri kay Abay Hawa. At doon po sa mga kapatid po natin sa GC, andoon si Sister Jo, ayan. Si Brad Carlos ay kasama po natin doon sa GC. Sister Jo de Villana, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Lori, andun na rin po sa ating GC. Nakita ko na si Brad Melchor sa GC. Si Brad Carlo. Ayan. Mm-hmm. So yun po ang ating nakita sa ating GC. Si Brad Ezekiel Umali, kasama na rin po natin sa ating pong live. Brad Melchor Pasis, kasama na rin po natin sa ating live. At ang ating pong paksa sa hapon pong ito ay nakalagay doon sa Unang Corinto 2:1 patuloy. Yan po ang ating paksa. Nandun din po sa ating GC si Brad Carlo. Carlo Catan. Si Brad Baste, andun na rin po. Dadaan niya lang, ha? Si Sister Jo Losada, ayan, kasama na rin po natin. Sabi niya, magandang araw po, Brad, Eman, at sa lahat ng kapatid. Si Brad Balakino, kasama na rin po natin sa ating pong live. And sabi niya, good day to all brethren of Assembly of Yahawah, Siyensya ng Bro. Today, akong dalawang araw, akong hindi nakasabay. Good day, Bro Emmanuel. Sancho Juarez, hello, Brad. Kasama rin po natin sa ating live. Yan po yung kapatid ni Baste. So dito po sa ang Biblia ay ayan, Sebastian Juarez, magandang hapon po mga kapatid. Sa assembly, salamat po rin ng ating banal na Abayawa. Edmundo Umali, kasama na rin po natin. Magandang gabi sa lahat. Okay, Baste. Kasama rin po natin si Sister Shirley Riverisa. Magandang hapon po, Brad, Eman, at sa lahat ng kapatid kay Abayawa, papuri at pasalamat kay Abayawa. Carlo Catanrol, magandang hapon po, Bro, at sa lahat ng kapatid kay Abayawa, isang walang hanggang pasalamat para sa ninamahal na Abayawa. Sister Lori Calderon, maraming salamat sa banal na pangalan ng Abayawa at salamat sa iyo, Brad Eman, sa lahat ng mga kapatid kay Abayawa. Ang sarap banggitin ang pangalan niya, ano? Abayawa. Parang punong-puno siya ng kapangyarihan, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagliligtas, punong-puno ng karunungan, kaalaman, yung pangalan ni Abay Hawa. Pakasarap usalin sa tuwi-tuwi na. Hindi ka magsasawang banggitin yung pangalan ni Abay Hawa sapagkat andun yung kapangyarihan. Yun ba? Sapagkat walang ibang pangalan na sukat igaligtas kundi sa pangalan ni Abay Hawa. Kasi yung Jesus na kanilang pinangangaral ay isang uri ng Diyos-Diyosan. Halos lahat ng reliyon puro maka-Jesus na isang pangalang Pictisus. Mm-hmm.
Ayan, sabi ni Sister Lolita, tama po. So, ulitin ko po yung ating paksa. Ano po? Sabi nga natin ay itong paksang ito ay siyempre araw-araw nakikita natin at marami ang nangangaral hinggil dyan sa kasulatan o sinasabi nilang ebanghelyo, puno. Yeah. 5:51 po ang ating oras. 15 yung ating anon viewers, 8 yung thumbs up. Ayan, oh. Sige po. Basahin ko nga po. Ito po sa magandang balita, Biblia. Mga kapatid, nang ako ay pumunta riyan, ito po ay sa Corinto, ano? Sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Gaya nga po nung nakalagay dun sa gawa, 18:1, pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasa Corinto. Yan yung sinasabi niya. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng kausayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat nung ako ay nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipaalam sa inyo maliban kay Yahawashay at ang kanyang kamatayan sa krus. Nung ako ay nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na kalumpati at karunungan ng tao. Subalit, nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Ayan. Sister Regina Makoko, kasama na rin po natin sa ating live. Ayan, sa ating mga kapatid dyan sa Suka, Brother Noel, Sister Abrosel, Sister Buday. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Suka. At doon sa ating mga kapatid sa Makati, maraming pong salamat. Oh, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kasama na rin po natin si Bradnell Umali. Kung mapapansin nyo yung pangungusap ni Pablo, may ipapapansin ho ako sa inyo, ano ho? Doon sa pangalawang Korinto, Jesus, ang sabi doon, sapagkat sinasabi nila ang kanyang mga sulat, tignan nyo ha, yun daw sulat ni Pablo ay malaman, mabisa, datapotangan nyo ng kanyang katawan ay mahina at ang kanyang panalita ay walang kabulat. Hindi sa katulad nitong mga orator, yung mga mananalumpati, ano, magagaling, manalumpati. Kakaiba yung estilo ni Pablo. Ayan. Kasama na rin po natin si Brad Ricardo Quaresma. Maraming salamat kay Abay Yahawa. Magandang gabi po sa lahat. Ganun din sa iyo, Brad. Ayan. Welcome po ulit. Ayan. Sabi doon, indaw anyo ng kanyang katawan, mahina. Yung kanyang panalita ay walang kabuluhan. Hindi siya ganun kagaling, kagandang manalita. Oh, Rodelio Nava, kasama na rin po natin sa ating live. So ito yung ipapapansin ko sa inyo. Ano? Sa 4, sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Napansin niyo po ba yun? Ayan, kasama rin po natin si Brad Ramon Recto. Hindi raw siya katulad. Hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. So, kabaligtaran. Sa ating nakikita ngayon o napapakinggan, napapanood doon sa mga mangaral na kaiba
kaiba yung naging estilo niya doon sa pangangaral. Ano? Alam niyo ba kung bakit at ano ang dahilan? Ang dahilan ay ito. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. So ang pagkakaiba ng mga mangangaral ngayon na mahuhusay, na manalumpati at sinasabi nga yung marunong o mga tinatawag na pantas, o, siya nangaral sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Ano ang dahilan? Ha? Bakit sa pamamagitan ng Espiritu? Ang sagot, sabi niya doon sa 5, upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. So yun po pala ang dahilan. Ano? Ayan o. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi niyo po ba napansin na sa napakaraming mga mangaral ay mananalumpati? Ano? Mahuhusay, magagaling. Ano? Eh yung iba nga ho, nahikayat lamang ng boses lang. O, si Mr. Narrator ng OHC. O, hindi ba nahikayat niya yung 95,000, 95,000 or 97,000 na mga subscribers dahil lamang doon sa kanyang pananalita? Sa nakasalig ngayon yung mga nakikinig, hindi ba doon sa karunungan ng tao? Yung pananampalataya nila na kay Mr. Narrator, wala kay Abay Hawa. Ano? At makikita natin sa pamamagitan ng mga video na atin pong ini-upload. Ano? Kung gaano sila kagagaling. Si Ginong Soriano. Si Mr. Villanueva. Hindi ko ba? Si Kibuloy. Yun yung mga kilala mga preacher ko eh. So kaiba, malaki ang pagkakaiba nung ginawang pangangaral ni Pablo sa pangangaral nitong mga preacher na ito. Ano? So ang dahilan ay para huwag masandig ang inyong pananampalataya sa karunungan ng tao. Kasi karunungan ng tao yan eh. Hindi naman talagang kayabayahawa. Hindi ba? So malaki ang pagkakaiba nila, no? Ayan. Teka, meron lang kung... Okay. Rosely Bandoho, maganda nga po sa inyo mga kapatid. Ayan, kasama rin po natin si sa live. Sais, gayunman, sa mga taong matatag na sa buhay espiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito o mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit, ang ipinahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag nung una na itinalaga na niya para sa ating ikalulwalhati bago pa likain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon. Sapagkat kung naunawan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalatian. Ibig sabihin, kung nakilala lamang nila yung karunungan, ano? Di ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalatian. Ayan. Si Brad Christopher Perez, magandang araw po sa ating mga
sa ating lahat ng mga minamahal kong kapatiran. Maraming salamat po, bro, sa nagbabagang magandang balita sa salita ng ating abayawa. Love you all. Ayan, 21 yung ating anon, viewers, 12 yung ating thumbs up. So nakikita natin yung pagkakaiba ng pangangaral ni Pablo at pangangaral ng mga mangangaral sa panahon natin. O, sabi ni Sister Agarisa, Shelly, strategy ng mga reliyon yung magaling na pagsasalita para marami ang umani, para marami ang abuloy. Tama po yan. Lolita Corsiga, marami po kasing magaling mag-akit at matamis magsalita o mangaral at may karunungan ng tao, pero may po ang pangmaraan papunta po sa pamahan. O yan. Randilliano, kasama na rin po natin sa ating live. No, maganda nga po, Brad Eman, at sa buong kapulungan, papuri at salamat po kay Abayhawa. Brad Arnold Makoko, magandang hapon, Brad Eman, at sa mga kapatiran. Ayan. Kasama na rin po natin sa ating live. Ha? Malaki ang pagkakaiba nila. Para saan? Para wag masalig ang inyong paniniwala sa tao. Ha? Ayan ang sabi niya eh. At ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Kaya nga makikita ninyo yung mga ngaral ano, ng mga relihiyon. So, marami silang naaakit doon sa kanilang magagarang pananumpate ano, at pangangaral. So ngayon, nakadepende ngayon yung mga miyembro doon sa mangangaral, hindi na doon sa Espiritu. Oh, yung patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, wala na. Oh, hindi nyo ba napapansin yun? Oh, ano, itataas na ngayon nila yung kanilang founder, oh, yung mga ministro, yung mga pastor, yun ang naitataas nila. Ayan, Edmundo Mali, lalo na yung mga ngaral ng Hardin ng Panalangin, na narin nyo, abay, madadala ka kung wala kang Espiritu na abayan. Lahat po yan, kung kayo ay nasa laman, lahat nito mga mangangaral na ito madadala. Pansinin ninyo yung analytics ng bawat reliyong malalaki. Makikita nyo doon yung lawak nung sinakop nung kanilang pangaral. Ano? Halimbawa, tulad ng ADD, napakalawak ang inabot noong pangangaral nila doon sa analytics sa YouTube. Kung saan sang panig ng mundo nakarating yung kanilang pangaral. At napakarami, 100,000. Anong dahilan? Dahil doon sa pangaral ng karunungan ng tao. Pero walang espiritu ni Abayhawa. Talagang ang nangyari ho dyan, kabaligtaran doon sa sinasabi ni Pablo. Yung salitang panghikayat ng karunungan. Hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu. Nawala ho yung patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Wala. Nakasalig ngayon sila doon sa karunungan ng tao. O di ba maraming nagsasabi sa atin, mas magaling si Mr. Narrator kaysa sa akin. Sabi ko, okay lang naman, wala namang problema doon na talagang magaling siyang manalita. Kaya nga ang wika, ang daming mga subscribers. Eh. Yun ang halit sa akin. O, kasama na rin po natin si Sister Chris Junker. Isang mapagpalang araw po sa ating mga kapatid dito sa Assembly of Yahawa, kay Brad Eman at sa lahat. Unang manonood at sumusubaybay kay Abayhawa, lamang ang kapurihan. Ayan. So, mapapansin ninyo na talagang walang espiritu. Yung patotoo ng Espiritu ay wala. Oh, maging yung kapangyarihan ni Abayhawa ay wala sa mga reliyon. Bakit? Oh, nauwi na doon sa karunungan ng tao yung paniniwala, pananampalataya, pananalig ng miyembro. Oh, kaya nga ipinaglalaban nila ng patayan yung kanilang ministro, yung kanilang pastor, yung kanilang founder. Niyo ba? Isinalig nila yung paniniwala nila, yung lakas nila doon sa founder, hindi kay Abayhawa. Hindi naman nila kilala si Abayhawa eh. Huh?
ipakikipaglaban nila ng patayan. Sino? Yung founder nila. Bakit? Kasi karunungan ng tao, kapangyarihan ng tao ang nasa kanila. Wala yung patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Espiritu. Kaya ang nangyari, nasalig yung kanilang paniniwala doon sa mga tao. Kaya nga kahit na anong gawin, uutos ng tao, sunod sila. Hindi naman iniuutos ni Aba Yahweh yung bagay na iniuutos ng mga founder. Walang mababasa doon sa kanilang ipinangaral sa pulpito na katulad ng ipinangaral ni Aba Yahweh. Wala. Brother Milano, may kilala akong pastor na napakagaling magsalita pag siya'y may pinuntahan at kumuha ng alternate niya para siya ang magsalita. Sa kongregasyon, kita na walang gana na ang miyembro sa paikinig. Namiyo ba? Bakit ganon? Kasi nga, nakasalig na yung paniniwala, yung pananampalataya, doon sa tao. Doon sa karunungan ng tao. Napakaraming magagaling ho eh. Sabi ko nga sa inyo, huwag na tayong lumayo. Si Mr. Narrator na lang, boses nga lang. Boses lang na paniwala ang 97,000. At may mga foreigner pa. Isang ka na. Di panalo na siya. May ho ba? Pero pag isinukat na natin sa kasulatan, eto na resulta. Ang sabi dun sa 1 Corinto 2:6, gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang. May alam. Bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng mga kapangyarihan sa sanlibutan ito na ang mga ito'y nangauwi sa wala. Kundi sinasalita namin ng karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutang ikaluluwalhati natin pertaining sa mga kapatid, sa mga banal sa Korinto. Na hindi napagkilala ng sino mang pinunong ng sanlibutang ito. Hanggang ngayon, hindi nila kilala. Yung napako sa krus, hindi nila kilala yun. Bakit? Kasi kung nakilala sana nila ay di-sindi ipinako sa krus ang Panginoon ng Kalwalatian. Kaya nga hanggang ngayon hindi kilala ng mga Hudyo dyan sa Jerusalem o Israel. Yung napako sa krus. Isang pangkaraniwang tao yung napako na yun ng unang siglo. Hindi nila kilala. Ano ba? 9. Natabagay ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tenga, ni pumasok ng puso na, sa puso ng tao, ano bang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya, na kanina yung pangako, doon lamang sa mga taong umiibig kay Aba Yahweh. Andun yung pangako. Ano yung pangako na yon? Yung mga bagay na hindi nakita ng mata. Yung mga bagay na hindi narinig ng tenga. Yung mga bagay na hindi pumasok sa puso ng tao. Ito yung mga bagay na inihanda ng Diyos. Kanino? Doon sa mga taong kumikilala, umiibig, sumusunod kay Aba Yahweh. Walang ipinangako dito sa magagaling manalita, mananalumpati. Walang ipinangako dyan. Tapos ngayon, ipagmamalaki nyo, ilan kayong milyon, magagara yung inyong simbahan, magagaling manalumpati, matatalino yung inyong pastor, pantas ang inyong pastor. Ano yun?
ikumpara natin doon sa sinasabi ni Pablo. Lolita Corsiga, hindi po nila kayang dayan ng isang taong may karunungan na nagmula kay Abay Hawa sa pag-iisip, panalitak, ito sa lua, huling-huling na po sila. O kaya dito, hinihimay natin yung sinasabi ni Pablo. Kasi doon lamang sa mga sulat ni Pablo, makikita niyo agad ang pagkakaiba nitong mga nangangaral ngayon at saka yung pangangaral ni Pablo nung unang siglo sa ating mga kapatid na kapwa natin mga Hintil. O, mga pagano na hindi kabilang sa bayan ng Israel, mga hindi kumikilala sa Diyos. O, niyo ba? Yan ninyo ha? Sa sulat ni Pablo, naandun yung malaman eh. Alam natin na matalino si Pablo. Pero yung anyo ng kanyang katawan, mahina, sabi niya. Yung pananalita, parang walang kabuluhan eh. Oh, parang hindi katulad nitong mga orator na ito. Mga mananalumpati. Ayan. Tega. Ten. Ngunit ang mga ito, alin? Yung mga bagay na hindi nakita ng mata, yung mga bagay na hindi narinig ng tenga, yung mga bagay na hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos o ni Abay Hawa, kanino? Doon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos. Sino yung pinagpahayagan? Yung mga umibig kay Abay Hawa. Wala ho doon sa magagaling manalita. Wala. Doon sa matatalino, doon sa mga pantas, wala. Ano? Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. 11. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya? Gayun din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng espiritu ng Diyos. Hindi mo makikilala si Abay Hawa kung wala kang espiritu niya. Niyo ba? O, ang dami ng milyon yung miyembro ng INC, milyon yung miyembro ng ADP, milyon o billion yung Muslim, billion din yung Katoliko, oh, daang milyon yung born again. Niyo ba? Oh. Rodelo na ba? Tama po, Brad. Di nila kilala ang tunay na pangalan ng lumikha na si Abay Hawa. Kung nakilala, yung nakilala nila Diyos ay si Jesus na pinangaral ng mga pastor at ministro. Ayun, kasama na rin po natin si Brad Wilfredo Balatibat. Ayan. Dose. Ngunit ating tinanggap yung mga kapatid sa Korinto, hindi ang espiritu ng sanlibutan. Ibig sabihin lamang, oh, yung nakilala nitong mga miyembro ng bawat relihiyon ay espiritu ng sanlibutan. Hindi yan yung espiritu na mula kay Abay Hawa. Kaya nga ako sinasabi nila na ako ay, meron sabi sila eh, ako raw ang wika'y naiinggit. Ba't ko naman kayo iinggitan? O, oh, na ang nasa inyo ay espiritu ng sanlibutan, ba't ko kayo iinggitan? Ano ang ikaiinggit ko sa inyo? Mga ministro at pastor. Ayan.
Tuloy natin, 12. Kundi ang Espiritu mula sa Diyos. Okay, abay hawa. Excuse me. Upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Ang sarap eh, ano? Biro mo. Yung Espiritu na ipinagkaloob sa atin, ano? Ang sabi diyan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin na ibinigay na walang bayad ng Diyos. Kontra doon sa mga reliyon. Nakadakibot, may bayad, pinapabayaran. Napansin niyo yan? Ano-ano ho ba yung the things that are freely given us? Ano ho yun? Eh kasi sa reliyon, may bayad eh. Bakit ba kayo nag-aabuloy every time na kayo ay magtitipon? Bakit ba kayo nagbibigay ng ikasampung bahagi doon sa inyong pastor? Anong dahilan? Sige nga. Baka naman mabibigay niyo ako ng tamang aral ninyo kung meron man. O mga mangaral. Oh? Kasi yung the things that are freely given us, ano-ano ho yun? Yung blessing of redemption. Ano pa? Yun ang the pardon of sin. Ibinibigay ho ba yan ng inyong mangaral? Ibinibigay ba yan ng inyong ministro? Ibinibigay ho ba yan ng inyong pastor? O, yung kapatawaran ng kasalanan? Kung hindi, bakit? Ang tanong ko, bakit? Bakit kinakailangang magbigay ka ng ikasampung bahagi ng iyong kinita kay pastor, kay ministro, at kay pare? Hindi ka naman kayang patawarin. Samantalang si Abay Hawa, ibinigay ng libre. Oh? Sabi ni, baka sabi ka nila, wala kang ikapo, walang abulian, wala kang kita, kaya hinggit ka. Hindi sa ganun eh. The pardon of sin, justification, sanctification, ito ho yung libre. Protection, yung pag-asa sa buhay na walang hanggan, ito yung mga libre. Walang bayan, libre ho yan, na ibinibigay ni Abay Hawa. Samantalang itong mga pastor na ito, itong mga ministrong ito na nagpapabayad, hindi man lang makapagpatawad sa inyong mga kasalanan, kundi inilulugnog pa kayo na kayo ay magkasala. Niyo ba? Sabi ni Brady Milano, bro, ang dami mo na sanang pera kung bawat aral na sinasabi mo ay may bayad, lalo po ganyan, araw-araw ng pangaral sa YouTube. Kaya-kaya yan ang mga reliyon. Hindi eh. Di ba minsan, once a week lang sila na nangangaral. O tayo, araw-araw. Ha? O wala pong ubos yung sinasabi ng kasulatan. Samantalang sila, naghahanap, naghahalungkat sa loob lamang ng isang linggo, isang beses na pangangaral. Ito araw-araw. Oh, hindi nauubusan ang paksa. Bakit? Espiritu ang nagbibigay ng karunungan. Niyo ba? Ayan. Yun lamang pag-asa ng buhay na walang hanggan, libre yan. Oh, yung kapatawaran ng kasalanan, libre yan. Ha? Uulitin ko. Ha? Anong sabi niyan? Ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos. Upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Ha? Dito sa ang Biblia, ayan o, ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos.
Oh, napakaganda ng sinasabi ng kasulatan sa sulat ni Pablo. Samantalang itong mga mangangaralin na ito ay nagpapabayad. Humihingi ng 10%, humihingi ng abuluyan, humihingi ng offerings. Para saan? Para saan ba yung abuluyan na yan? Para kanino? Eh, pastor, minsan nga nakakatawa eh. Doon sa pinaka... Yan, yan, sa screen na yan. Nakikita nyo, yan. Sa screen ko kasi, makikita mo, merong wordings. Pati ho yung bank ko, yung bank account number nung sekta ay nakalagay dyan for donations. Bakit? Ano dahilan? Para saan? Hindi ba? Rosel Bandojo, o nga po, milyonaryo na sana si Brother Eman. Hindi po, totoo talaga naman eh. Kung titingnan natin, sa loob ng 30, tama ba? 30 dekadang pangangaral, eh, sigurado na. Kung may pandaraya, ano? Wilfredo Balatiba, tama po, matagal na rin po kung nadaya ng reliyon. Salamat kay Abay Hawa at sa iyo, Brother Emmanuel, sa pagpagamit mo para sa kaliwanagan mula kay Yahawa. Milano Mali, isang teksto ng INC, milyon ang halaga, pati na kay Bad Kelly. Kumpara sa sinasabi ng kasulatan, tinanggap ninyong walang bayad, ipamahagi ninyong walang bayad. Oh, Lolita Corsiga, yan po ang ating kayamanan, ang espiritu niya na walang bayad na hindi po kayang tumbasan ng kayamanan ng mga reliyon. Wilfredo Bedes, good evening po bro at sa lahat po rin ng ating banal na abayawa. Yan, si Brad Dawil Preno. Ayan o. Upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin na ibinigay na walang bayad ng Diyos, bakit kayo? Mr. Narrator, lahat ng pastor, lahat ng mangangaral. Ako, ang dami magagalit ito. Kayong mga pare, patay may bayad, binyag may bayad, kasal may bayad, kumpil may bayad, hanggang kamatayan may bayad. Ano yan? Oh? Dito ang sinasabi niya, ngunit aking tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos. Upang ating mapagkilala mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Pagliligtas sa kasalanan. Ha? Napakasarap pa yung ganito. Ha? Yung katotohanan. Yung salita mo'y katotohanan. Walang bayad yan. Hindi ba? Ang napakabigat, itong mga mangangaral na mga sinungaling, mga mandaraya, nagpapabayad. Oh? Kasinungalingan na nga yung daladala, nagpapabayad. Hindi ba? Sabi ni Stanolita, grabe po, kaya bayawa po, libre sa kanila, hindi po makalibre. May mga sobre pa po eh. Tama po yan, kasi uupo pa lamang kayo, dun sa upuan, meron na nakalatag na sobre yan. Pwera pa yung supot na umiikot doon sa simbahan. Meron nga hong reliyon dun palang sa gate. Hindi ka po pwedeng hindi ka dadaan dun sa gate na naandun ho ngayon. Yung inyong pinatawag na lagak, hindi ka po pwedeng makapunta doon sa templo or kapilya or simbahan nang hindi ka dadaan doon sa gate at hindi ka magbibigay. Niyo ba? Milano Mali, ang gandang negosyo. Ano po? Ilang oras na pangangal, milyong piso na agad ang kapalit. Rosel Bando, kasi Brad, sabi nila, para ka raw kumain sa restaurant, kailangan bayaran mo ang kinain mo. Pag umorder ka, kailangan mo na rin bayaran. Sala. Talagang yan.
Yan yung sinasabi na karunungan ng tao, karunungan ng sanlibutan. Hindi ganyan ang sinasabi ng kasulatan. Kaya nga sinasabi ko, madalas kong sinasabi, yung kasulatan sa lungat dito sa mga relihiyon, magkasalungat sila. Hindi ba? Francis Jade Lopez, kasama na rin po natin sa atin pong live. Magandang gabi po, mga kapatid kay Abay Yahawa, purihin siya ng lubos, parang late po kami. Basel Bandoho, hindi ka raw pwedeng magtrabaho na walang bayad sa tao. Pero sa Diyos, magtrabaho ka. Kay Abay Yahawa. Eh kasi hindi naman nila, hindi naman nila kaya magpatawad ng kasalanan. Yung nga sinasabi nga natin, yung blessing of redemption. Yung pardon of sin. Randiliano. Pero binabanggit nila yan sa pangaral nila. Pero ang pagbautismado ka na, may pera na, mag-aabuli ka doon pa lang kasi numalingan na kagad. O lahat nga, lahat. Mantalang dito, sa sinasabi dito, the things that are freely given us. Tingnan nga natin, ha? Maganda itong dos-dosel. Kumpara nga natin sa iba. But we have not the spirit of the world, but the spirit comes from God, so that we may have knowledge of the things which are freely given to us by God. Di ba? But God has given us His spirit. That's why we don't think the same way the people of this world think. That's also why we can recognize the blessings. Yun ang totoong blessings. Hindi yung yaman ng mga relihiyon. Ang blessings na sinasabi yan, yung mapatawad ka sa iyong kasalanan. Yun ang totoong blessings. Justification, reconciliation. DRB, now we have received not the spirit of this world, but the spirit that is God, that is of God, that we may know the things that are given us from God. Sabi doon sa ISB, now we have not received the spirit of the world, but the spirit who comes from God, so that we can understand the things that were freely given to us by God. Napakaganda ho itong talatang to. Kabaliktaran sa reliyon. Pupunta ka sa reliyon, sisimba ka, sasamba ka, hindi po pwedeng hindi ka magbibigay. Para saan yung pagbibigay mo? Ni hindi nga nila mapatawad yung kasalanan mo, ni hindi ka nga mabanal ng mga ministro na yan. Bakit kayo hindi pwedeng banalin ng mga ministro na yan, ng mga pastor na yan? Bakit hindi kayo pwedeng banalin? Inilunog-lunog kayo sa kasalanan ng mga mangangaral na yan. Di ba? Bakit? Kasi nga puro kasinungalingan na sinasabi nila eh. Pero mo, babanggitin mo yung pangalang Diyos. Babanggitin mo, katulad Minister Narator, binabanggit yung pangalang Yahawa. Pero puro kasinungalingan naman ang sasabihin doon sa mga miyembro. Niyo ba? But we receive not the spirit of the world, but the spirit which is from God, that we might know the things that were freely given us by God. Niyo ba? Diba napakaganda nitong talatang ito? Oh.
Iyon po kasing malalim na hiwaga ng karunungan. Huh? Trese, na mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Huh? Kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ng mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya nga, isang tabi yung bagay ng salaman. Kasi pawang Espiritu. Ano? 14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Anong dahilan? Bakit hindi nila matanggap yung mga bagay ng Espiritu ng Diyos? O diba sabi mo nga sa inyo kahapon? Nakatingin ang tao doon sa dami. Sa lawak. Oh. Andon. Eh, sabi nga niya, hindi kasi sikat. O hindi ka makikilala. Tingnan niyo yung katuwiran ng tao, ah. Hindi daw ako sisikat, hindi raw ako makikilala. Eh, hinahangad ba naman natin yan, yung pagsikat sa laman? Hindi naman. Ang hinahangad natin, makilala ng maraming tao si Abayawa, ah, na nagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Yun ang ipinakikilala natin, hindi yung sarili natin na gaya na sinasabi ni Pablo. Oh? Kaya nga pag inulit natin, sabi niya, ako nga mga kapatid ng pumariyan sa iyo, hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan. Hindi ba napapansin, minsan para akong hindi maganda yung diksyon. Di ba? Salat pa nga ho tayo sa karunungan. Alam niyo kung bakit? Eh, kaunting kaalaman lang yung nasa atin eh. Oh? Hindi ba? Ba? Oh. At ang binabalita natin, yung patotoo ng Diyos o ni Abayawa, oh, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos o patotoo ni Abayawa. Yung isip ni Pablo wala dito sa sanlibutan ito. Oh, talagang nakapokus yung kanyang isipan kay Abayaw. At yung kanyang pananalita hindi panghihikayat ng karunungan. Nakita nyo? Sensible preacher. Hindi ba? Aha. Yeah. Ngunit ang mga tao kayo sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa kanya at hindi niya nauunawa. Sapagkat ang mga yawon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit, ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng bagay. At siya ay hindi sinisiyasat ng sino. Hindi ba? Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Kaya walang pwedeng makapagturo sa atin na tao kung sino man yan o mangaral man yan, ministro, pastor, pare, walang pwedeng magturo sa atin. Kaya napapansin niyo po ba, hindi nakapattern yung ating ginagawang pangangaral sa mga reliyon. Wala ni isa tayong sinundan ng kanilang mga aral. Kung ang reliyon ay merong simbahang literal o yung
kapilya, tayo wala. Kung ang reliyon, merong tinatawag nilang choir, tayo wala. Kung ang reliyon, may tinatawag na abuluyan tuwing pagkakatipon, tayo wala. Kung ang reliyon, may kinukuhang ikasampung bahagi, tayo wala. Bakit? Hindi nakabatay yung ating ginagawang pangaral sa turo, aral, doktrina ng mga reliyon. Kaya nga, ni isa sa mga aral ng mga reliyon, wala tayo. Anong sabi sa akin? Hindi kasi sikat, hindi ka makikilala. Kasi sa reliyon, kinakailangan umanib ka sa kanila, makilala kanila, o makilala yung samahan. Hindi naman si Abba Yahweh ang ipinakikilala ng maraming reliyon, kundi yung kanilang sekta, samahan, paniniwala, doktrina. Wala ni katiting si Abba Yahweh sa kanila. Paano makapaglilid ka sa kasalanan niya, mga yan? Ayan. Sabi ni Sister, Eka, ang layo ko na pala. Sanay po talaga sila mangolekta ng pera sa mga tao. And then, ang pagbibigay po ay kusang loob. Huwag po ninyong ipos. Pangharas na po yan. Di ba? Ayan. Data po at nasa atin. Yun lang ang mapasa atin, yung pag-iisip na sinasabi dun sa 1 Corinto 16. Abay, matindi na po yan. We have the mind of Christ. Ano sabi doon sa Isaiah 40:13? Sinong pumagdubay ng Espiritu ng Panginoon o parang kanyang kasangguni ay nagturo sa kanya? Hindi, Oh. 40:14 ng Isaiah. Kanino siya kumukuhang payo? At sinong nagsasaysay sa kanya at nagtuturo sa kanya sa landas ng katulan? At nagtuturo sa kanya ng kaalaman at nagpapakilala sa kanya ng daan ng unawa. Eh, pero niya nasa atin yung pag-iisip ni Kristo. O paano ngayon tuturuan ka ng sino mang tao dito sa mundong ito? At papasok ka doon sa kanilang seminaryo, doon sa kanilang eskwelahan. Eh, samantalang sinasabi niyan, we have the mind of Christ. Sabi ni Pablo doon sa mga taga-Korinto na ating mga kapatid. Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kailangan ka ba turuan ni Numan? Ni Suriano, ni Manalo, ni Kibuloy. Ano ituturo sa inyo? Kasinungalingan, pandaraya. Di ba? Ayan. May comparison na naman tayo. Yung kahapon na pinag-aralan natin, yung karunungan mula kay Abba Yahweh at karunungan ng salimutan. Ngayon, may comparison na naman tayo. Yung pag-iisip ni Abba Yahweh na sa atin, yung espiritu ni Abba Yahweh na sa atin, masaka pa. Kailangan ka turuan ni Numan, wala makapagtuturo sa iyo. Bakit? Nasa atin na eh. Nasa atin na yung pag-iisip, nasa atin na yung espiritu. Kaya napaganda ng tinalakay ni Pablo yan. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon? Sino? Sila bang nasa reliyon? Sila bang nasa malalaking kapilya? Hindi kailanman nila makikilala si Abba Yahweh. Ito, dinadaanan nila itong 1 Corinto 16. Naintindihan ba nila? Hindi. O yan, kasama na rin natin si Brad Andy Lopena. Magandang gabi po sa lahat. Late na po. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Data po, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo.
Ang sabi ho dito, doon sa 16, doon sa magandang balita, Biblia, sabi niya, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit, nasa atin, nasa amin, or nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Sino daw nakakilala ng pag-iisip? Ay hindi nga makikilala talaga ito ng mga makasalimutan. Ano? Hindi talaga. Ano sabi dyan? But we have the mind of Christ. He has endowed us with the same disposition, being born again by His Spirit. Therefore, we are capable of knowing His mind and receiving the teachings of His Spirit. These teachings we do receive, and therefore are we qualified to convey them to others. Eh kasi nasa atin yung Espiritu, nasa atin na yung kanyang pag-iisip. Ang niyo ba? Ayan. Juniparito, abayahawa po sa lahat ng tagapakinig. Ayan. Kasama rin po natin doon sa ating live. Alberto Palado, purihin po natin ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abayahawa na nanonood po dito sa Bansang Hapon. Magandang araw po sa lahat. Francisco Lopez, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, kasama rin po natin doon sa ating live. So makikita natin yung pagkakaiba. Oh, hindi nga si Pablo katulad nitong mga mangangaral na mga mananalumpati o may kagalingan sa pananalita. Hindi siya katulad nila. Oh, hindi naman siya nandaya. Magaling kang ang manalumpati, magaling kang ang magsalita, punong-puno ka naman ng pandaraya, punong-puno ka ng kasinungaling. Oh. Kaya nga, sa isang sandali lamang, isang dekada, dalawang dekada, milyonaryo ka na kagad. Ay magaling kang manalita. Oh. Nabubuhay mo yung patay sa iyong pananalita. Hindi ba? E pero mo, patay. Patay na buhay mo dahil sa kasinungalingan mo. Huh? Oh. Eh kasi nagpapatotoo sila ng kasinungalingan eh. Ano yun ba? Ang dami magagandang patotoo nila yan. Huh? Eh yung isa nga lang ho eh, kumain lang ng saging. Oh, biro mo, nakikipag-usap na sa kanya, yung Diyos. At binigyan pa siya ng karunungan sa pamamagitan lang ng pagkain ng saging. Di ba? O yung isa naman, tatlong araw at tatlong gabi na hindi kumain. At pagkatapos noon, eto na. Meron nang ipinahiwatig sa kanya ang Diyos. Ang daming mga kasinungalingang patotoo. Yung isa naman, nabagok ang ulo. O tapos naging propeta na. Ano? Ang daming mga patotoo nila, puro kasinungalingan eh. Pero kumain lang ng saging. Tatlong araw at tatlong gabi, hindi kumain. Yung isa naman, nabago. No? Nako po. Yung isa naman, nakikipag-usap di umano ang Diyos sa kanya. Pero humihingi ng ikaw po. Humihingi rin ng abulian. Humihingi rin ng mga offerings. Sinong Diyos yung nakausap niyan? Ha? Lolita Corsiga, huwag po sila mag-alala, darating po ang araw, sisikat po ang aral na ipinahayag ninyo at sisikat po ang banal at makapangyarihang pangalan ni Abayawa, makikilala po siya sa buong mundo. Meron nyo, hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutan ito. Yung Panginoon ng Kalwalatian. Kasi nga, kung nakilala nila, hindi nila ipinako. Hindi ba?
Yan yung sinasabi ng kasulatan na di umano ang bintang kay Pablo, si Pablo daw ay taliwas sa mga itinuro ni Kristo. Sa laho, pagkahuyan 14 na sulat ni Pablo, binasa nyo, pinag-aralan nyo, ipinagkaloob ni Abay Hawa yung karunungan, makikita nyo na ito palang pinagkalooban ni Abay Hawa, pinagkalooban si Pablo ng karunungan na hindi alam na marami. Sige ho. Tatalakay natin sa napakaraming pagkakataon. Lahat ng sulat ni Pablo. Sabi ko nga sa inyo, siguro, kahit siguro kung lolobi ni Abay Hawa, tao na. Sa sulat lamang ni Pablo, hindi natin kayang tapusin. Bakit? Siyempre, yung pagpapakabanal. Kasi maraming tao talaga. Hindi naman natin nila lahat. Di ba? Time check? 6:47. Nakagamit na po pala tayo ng 1 oras at 1 minuto, 46 segundos. At meron tayong 29 o 29 na unknown viewers, 14 yung ating thumbs up. Tingnan ka nga po natin sa ating GC. Kung sino yung mga. Ayan. So, yun. Nagkukumustahan doon sa ating mga kapatid kay Brad Da Ricardo Quaresma. Hindi niya na napansin na siya pala ay nasa GC na kagabi. Sabi ni Sister Nadine na yung nabago may amnesia. Si Brad Randillano, mapalad po tayo, tinawag tayo ni Abay Hawa sa assembly. Dito po niya tayo binanal sa salita ni Abay Hawa sa pangaral ni Brad Eman na walang bayo. Kasi po yun yung utos . Diba? Sabi niya doon sa kanyang mga nauna. Sabi niya, ibinigay sa inyong walang bayan, di pumahagin yung walang bayan. Di ba? So, yun ang ginagawa natin. Ganon din naman sa sinasabi ni Pablo. Ayan, sabi niya doon sa kanyang mga alagad nung una. 7. Sabi niya, at samantalang kayo nang lalakad, although ito ho ay doon sa bayang Israel na kanyang, ay magsipangaral kayo ng mga sabi, ang kaharian ng lahat ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, pinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Tingnan natin itong mga nangangaral na ito, na nagpapabayad. Kasi yung hinihingi ho kasi nila, misto lang kabayaran dun sa kanilang ginagawa ho na hindi man tuwiran na sinasabi nila, pero pagka ito pinag-aralan nyo ng malalim, bakit ka ba? Bakit ka ba sumusunod dun sa sinasabi noong founder na tuwing kayo ay magkakatipon, ginamit yung sitas ni Pablo na hindi naman dapat gamitin, pero ginamit nila sa kasinungalingan. Di ba? Reverisa Shirley, ang kaligtasan po ba nakabatay sa mga sulat ni Apostol Pablo? Magandang tanong yan. Ramon Recto, nagkasinungulingan na Siriano, so nakausap na ng Diyos. Ang kaligtasan po ba nakabatay sa mga sulat ni Apostol Pablo? Sige. O, pasagot natin kay Pablo. Ito, unang Korinto, 15:1.
Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, doon sa mga kapatid, doon sa mga banal. Mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Dos, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Ayan, verbatim yan. Oh, letra for letra yan. Tingnan natin sa magandang balita. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral o ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Yan, letra por letra po yan. Ano? Ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang inyong pananampalataya. O, 26 ng Roma, sa araw na hatulan ng Diyos sa mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pananamagitan ni Yahawashai, Joel Suela. Kaawaan tayo ni Abayahawa. Good evening po sa lahat. Brad Emma. Lolita Corsica, tama po. So, Sister Reverisa Shirley, ang kaligtasan ko ba ay nakabatay sa mga sulat ni Apostol Pablo? 15:1-2 ng unang Korinto. Bakit po? Una, sabi ni Pablo, iyaong ebanghelyo na aking ipinangaral, eto ha, 11, Galacia 1:11, sapagkat aking ipinatatalasta sa inyo mga kapatid tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Yahawashai. So lahat ng ipinangaral ni Pablo magmula doon sa Roma hanggang doon kay Pilimon, kay Tito, lahat po yan ay galing kay Abayawa. Baka hindi naiintindihan ng marami. Noong mga nagtakwil kay Pablo, hindi nila alam yan. Nakabatay sila doon sa lumang tipan. Kaya sila nagsimiksik doon sa lumang tipan. Hindi nila nalaman yung bagong tipan. Reverisa Shirley. So hindi na pala kailangan basahin ang buong Biblia. Sapat na po pala ang ipangaral ni Pablo, Apostol, o Apostol Pablo, sapat na para sa kaligtasan. Opo, di ba sinasabi ko naman ang una pa, yung pong Genesis, Tumalakay, history. Ngayon, kung gusto niyo pong malaman yung mga historia nung lumang tipan, basahin po ninyo. Oo, kasi marami rin po kayong pwedeng matutunan dyan eh. Kalinsabay yung Mateo, Marcos, Lucas 1. Kasi yan ay parte pa ng matandang tipan. Ano? Basahin nyo. Pinababasa ko sa inyo yan sapagkat yan, sabi doon sa 5:39 ng Juan, saliksikin ninyo ang kasulatan. Ang tinutukoy niya yung matandang tipan. Sapagkat nung sabihin niya yun, wala pa ho yung sinasabing bagong tipan. Kaya yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan ay kasama pa doon sa matandang tipan. So ano yun? O basahin nyo. Di ba? Kasi pag binasa nyo ho yan, meron din ho kayong matututunan. Yan kasi yung nagpapatotoo sa kanya. O ngayon, pagdating mo sa kaligtasan, yung kay Pablo,
Sapagkat si Pablo ang ipinagkaloob sa ating mga hintil para magkaroon ng kaligtasan sa kasalanan. Hindi ko ipinagbabawal yung pagbabasa na katulad ng ginagawa ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Oh, pinababasa ko yan, 5:39 ng Juan. Oh, teka, basahin ko na nga. Sa leksikon ninyo, nakalagay ho ron eh. Iyan ho yung matandang tipan. Sa leksikon ninyo ang mga kasulatan. Ayun, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Niyo ba? Ayun. So, hindi na pala kailangang basahin. Gusto niyo ba ng kaalaman, karunungan? Ano? Basahin po ninyo. Yeah. Sapat na po pala ang pinangaral ni Pablo. Opo! Diba yung ating binasa, 1 Corinto 15:1 hanggang 2. Ngayon, kung gusto nyo marami pa kayong matutunan, kasi misa sa tala kayan, ganyan yan nun. Para ubang kung maka-adapt ka, ma-adapt mo yung pinag-uusapan, misa may ganyan nun. Tulad sa panahon ni Adan at Eva. O para huwag ko kayong malansi ni Mr. Narrator ng Operian, o dapat Wilbers kayo doon sa bagay na yun. Yung mga angkan, yung mga lahi. Pero kung ano, mas magpagtuunan nyo ng pansin, yung 14 na sulat ni Pablo, para talaga sa atin yan. At pag yan, nabasa na natin, yan, may pagbubukas na si Abayawa sa ating pangunawa. Yun lang yun. Di ba? Ayan. Teka, tingnan natin sa GC. Meron na ba dito na? Ganun pa rin. Ang bagong tipan ay kasagutan ng lumang tipan like Isaiah 9:6. Yung 9:6, inihula, nagkaroon ng katuparan doon sa Mateo 1:21, 7:14 ng Isaiah. Ayan. O, pinakilala sa 9:6 kung sino yung ipanganganak o yung makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Di ba? Yung 9:6 ng Isaiah. Teka, basahin na nga natin. Hula ito doon sa magkakatawang tao. Natandaan ninyo yung salitang bagong tipan? Hindi yung Mateo Marcos. Ang bagong tipan ay nung siya'y mamatay. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maaatan sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan, tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ayun. Tapos yung 7:14, di ba? Ayan. Kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito isang dalaga, magili, mga anak ng isang lalaki, tatawagin ang kanyang pangalan ni Emmanuel. Nagkaroon ng katuparan niyan. Everlasting Father, nagkaroon din ng katuparan niyan. Juan 14:9. Oh? Siya yung prinsipe ng kapayapaan. Oh? Lucas 2:14. Ngayon, pagdating ho doon sa bagong tipan na sinasabi, yan ho yung kung kailan siya namatay. Ayon doon sa Hebreo. Okay? Ayan. Time check, 7:00 na po. Nakagamit na po tayo ng 1 oras, 15 minuto. Ang nagamit natin, 26 po yung ating unknown viewers, 27, 8 yung ating naging thumbs up.
So, sa ating naging paksa, ano po, ulitin ko, para mas malinaw, mas maliwanag. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamagitan ng kausayan, sa pananalita o ng malawak na karunungan. Yun po yung ating naging tema. Ano? Ayan. Ulitin ko po. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamagitan ng kausayan ng pananalita o ng malawak na karunungan, sapagkat nung ako ay nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipaalam sa inyo o ipapaalam sa inyo maliban kay Yahushua at ang kanyang kamatayan sa krus. Nung ako ay nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamagitan ng mahusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi ng karunungan ng tao. Kaya hindi niyo po ba napansin na mas naniniwala ang mga miyembro doon sa mga ministro kaysa kay Aba Yahweh? Hindi niyo po ba napansin? Hindi nila kilala si Aba Yahweh. Ayan. So, round off po tayo, ha, mga kapatid. Isang oras, 17 minuto na po ang ating nagamit. Sister Lolita Corsida, Emiliano Umali, Ezekiel Umali, Melchor Pasis, Sister Jo Losada, Val Aquino, Sancho Juarez, Sebastian Juarez, Edmundo Umali, Sister Shirley Reverisa, Carlo Catan, Lori Calderon, Sister Gina Makoko, Brad Nelumali, Brad Ricardo Quaresma, Rodelio Naba, Ramon Recto, Rosel Bandojo, Brad Christopher Perez, Brad Edmundo Umali, Sister Chris Junker, Wilfredo Balatibat, Brad Wilfred Bedes, Francis Jade Lopez, Brad Randiliano, Juni Pajarito, Alberto Palado. Ito po yung ating kapatid sa Japan. Francisco Lopez. And then okay, may tanong pa si Teka ha. Lolita Corsiga, tama po. Dapat pong ingatan ang ating pananampalataya. Ligtas po tayo. Randiliano, tinupad po yan ni Yahushua nung inalay niya ang buhay at dugo niya. It is finished. Ang ipinangako niya yung banal espiritu kasi babalik na siya sa espiritu at nakabalik na siya. Reverisa Shirley, si Apostol Pablo po ba ay binautismuhan sa tubig ng tinawag ng Diyos? Yung pong bautismo, tatandaan po natin yan, yan ay simbolismo lamang. Ano? Yung iba kasi talaga nagbabautismo, literal na tubig. Kaya nga sinatanong natin sila. Ano? Tinatanong natin sila yung bambautismo ni Juan. Ayan. Yung po ba ay yung sinasabi ninyo? Eh, kasi sila nagbabautismo sa tubig eh. Lubog ang ulo. Ano po yan? Spiritual po yan na hindi naunawaan ng marami. Yung kay Pablo na pagbabautismo, eh, simbolo ho yun. Di ba? Yung nakalagay. Yun ang nangyari kay Juan eh, pagsisisi. Di ba? O yung kay Pablo, ganun din. Sa malawak at malalim na aspeto ho. Ayan. Milano Mali, papuri po, tanging Ilohim na si Aba Yahweh. Rodelio Naba, salamat po sa aral ni Aba Yahweh.
napaganda ng topic po sa kanya po ang Korean pagdakila at pasalamat pagsamba sa kanyang banal na pangalan, Abayaw. So muli po mga kapatid na ating pong nakasama sa live, maraming pong salamat sa inyong lahat. Si nakalimutan ko si Brad Arnold Moho. Doon sa ating mga kapatid sa GC, si Sister Loren Paulan, Brad Carlos Gasbar, ayan ha, o Carlo Patan, yung mga nakita na, si Brad Bal Aquino, maraming pong salamat sa inyo at sa ating pong mga kapatid na nag-subscribe sa ating pong channel. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At naway pagkalooban pa po kayo ng pagkaunawa. Ano po? Sa ating mga kapatid na hindi natin nakasama sa ating pong live sa mga susunod na pagkakataon, gawin po ni Abayahawa na makasama po natin sila. Muli, sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayahawa. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Gabayan po tayo ni Abayahawa sa gabi ito. Salamat po.